championship on the line. O'Neal has it right in the lane. The jump hook. Ang mga plays na ito ang magpapatunay kung paanong ang center position ng NBA noong 2000 era ay dinomina ni Shaquille O'Neal. Pero hindi palaging naging ganito ang kaso sa kanyang buong career. At certain point, nagmukha din siyang kakambal ni Jimmy Santos sa pelikulang Bonjing. Sa timbang niyang halos tatlong kabang bigas, may isang two-time defensive player of the year na kaya siyang tapatan at mulagatan ng angas. Ito si Dennis Rodman na Chicago Bulls power forward. Noong mid-90s, kapag binabantay yan ni Rodman si O'Neal, ang binansagang The Worm hindi lang kumikiwal, nanlilingkis pa sa gigil. At sa isang laro noong 1996 ng LA Lakers at ng Chicago Bulls, sa pagbabantay ng pulang toro sa sentrong malatroso, kahit isang punto si Shaq hindi man lang nakabuelo. Ang tinaguriang The Diesel nagmistulang sunog na krudo. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score. Ang laro kung saan sinakdown ni Dennis Rodman si Shaquille O'Neal at ang mga naging defensive rivalry ng 7 All defensive team member versus one of NBA's most dominant center. December 17, 1996. Sa isang overtime game sa pagitan ng Chicago Bulls at LA Lakers, ang play na ito ang best na magdi-describe kung gaano kapisikal ang defensive rivalry sa pagitan ni Shaquille O'Neal at Dennis Rodman. Umabot na sa hardcourt ang pagbulwak ng mga patotsyadahan sa pagitan ng 6'7" power forward at 7'1" center superstar. Para maintindihan natin kung gaano kainit ang pagkulo ng salpukang Rodman-O'Neal matchup na nagselyo sa kakayahan ng 7-time rebounding champion bilang isang elite defense specialist, dapat nating maunawaan ang mga pangyayari ilang taon bago ang 1996. Nang lumapag sa NBA ang isang 7'1" Shaquille O'Neal noong 1992, nagulantang ang liga sa dambuhalang center na parang kapatid ni Majin Buu. Sa timbang niyang 147 kilo, pinagmukha niyang malnourished ang karamihan sa mga sentro. Bilang number 1 draft pick, naglabas siya ng puwersa na walang sinisino. Umastang rookie sanggano, taglay ang lakas na parang oso sa Orlando. Sa edad niyang 20, nag-assert siya ng sarili niya bilang bagong siga sa liga. Kaya lahat napaling sa Orlando Magic kahit 3 years old pa lang ang prangkisa. Kahit ang mga premyadong sentro gaya ni na Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing at David Robinson ay mayroon pang mga karir na kumikinang, binibigyan sila ni Shaq ng mga tapatang nagsisilbing palatandaan na sa katagalan, siya naman ang mambabarubal. Ang inside presence at dominance ni O'Neal ang naging spark plug para maimbento ang legendary hack-a-Shaq defensive scheme ng mga kalabang team. Nilayon ang defensive tactic na ito para kung hindi man mapigilan ang 1993 Rookie of the Year, i-foul na lang siya at hayaang sa weakness niyang free throw line siya pigain kaysa magfiesta sa pagkakamal ng puntos sa ilalim. Sa kabila ng mga pagsisikap na igapos ang puwersa ni O'Neal na lumalamo ng depensa, hindi maikakaila na pagsapit ng 1995 along with Hakeem Olajuwon, isa na siya sa mga most dominant center ng liga. Houston Rockets ni Olajuwon at Orlando Magic ni O'Neal ang nagharap noong 1995 kampiyonato. Pero may isang pamilyar na team na nagsisimula na naman bumuelo. Ito ang perennial champion na Chicago Bulls. Pagsapit ng 1996 playoffs, mas naging makulay ang basketball excitement ng Chicago, hindi lang dahil kay Michael Jordan, kundi sa pagkakadagdag din ng tigasing si Dennis Rodman. Isang malahalimaw na mangangalawit ng bola at isa ring top of the line na angkla sa depensa. Pagdating ng first round ng playoffs, nakatakdang magharap ang Bulls at Orlando. Dito mararanasan ni O'Neal na huminto sa pag-aararo. Hindi pa man nagsisimula ang serye, may patutsyada na si Dennis sa big man na kung ang alamlan daw nito ay ang mga labaw at panaydakdakan, hindi nito deserve ang kontratang 120 milyong dolyar. Nang magsimula ang serye, kung inakala ni Shaq na kagaya lang ito ng nakasanay niyang pagngasab sa depensa ng kalaban, marirealize niya na may player pala siyang kapag sinubukan sunggaban, siya ang mabibilaukan. Nakaka-score naman si O'Neal kapag katapat ang mga weaker defender ng Bulls gaya ni na Luke Longley at Bill Wennington. Kaya makikita sa mga stat sheets na disente pa rin ang mga numerong kanyang naikahon. Pero ang hindi nakikita sa papel ay ang play-by-play footages na ito kung paano nagpakiwal-kiwal sa depensa ang isang bulate para tarantahin at lingkisin ang isang elepante.
Sa panahong si The Worm ang bumabantay, si Shaq kaunting mintis lang ang naikampay dahil ilang pirasong tira lang din ang binigay ni Rodman na tagay. May taglay si Rodman na maskuladong pangangatawan na parang pinanday sa rambulan. Mayroon siyang strong lower base na kayang tanggapin ng mga kaldagan at denial defense o unahan sa pwestuhan ang kanyang pinuhunan para ang ambon ng bola maging El Nino sa kalaban niyang Titan. Hindi makikita sa statistics ang mga numero kung gaano karaming beses binuliglig ni Rodman si O'Neal. Pero sa pagkakasweep sa series, si Shaq ay isang agila na nagmistulang basang sisiw. 27 points ang average ni Shaq sa serye, pero kung ang tutuntunin natin ay ang mga play-by-play footages niya against Dennis Rodman, 7 field goal attempts lang ang kanyang nagawa noong games 1 and 2 at 0 field goal attempts naman noong games 3 and 4. Kaya nang in-interview si Rodman after the series kung ano ang masasabi niya kay O'Neal sa atas niyang pagbabantay, gaano man daw ito kalaki, madali lang daw mairatay. Like I say, no matter how big he is, he can fall just as easy. Ang makita ang laro ng Chicago Bulls ng mga panahong ito was always a basketball treat para sa karamihan, pero hindi para sa kaso ng dominant big man. Dahil sa pagtatangka niyang nguyain ng kalaban, sinakal siya ni Rodman at tuluyang nabulunan. Kaya matapos ang 4 na taong pamamalagi sa Orlando Magic, nailipat si Shaq sa Lakers para ang pundasyon ng magiging future dynasty kanilang maitindig. Pero sa ngayon, Chicago Bulls pa rin ang mga haring ng yayanig. Sa pagbandera ni Michael Jordan, Scottie Pippen at Dennis Rodman, katuwang ang mga dekalibreng supporting players na di pa dadaig, Chicago Bulls ang nanuluwag, kumakabig ng lulupig. Nang muling makaharap ni Shaq ang Chicago noong December 17, 1996, patuloy ang pag-araro ng Bulls sa buong liga, samantalang ang Lakers powerhouse din sa kanlurang komperensya. Sa pagkakataong ito, determinado si Shaq na patunayan na hindi na siya kayang rendahan kahit pa mismo ng depensa ni Rodman. Tinambakan ng Lakers ang Bulls sa first half hanggang 22 puntos nang gumapa si O'Neal at mga riyada ng 23 na hunos. May gustong patunayan na hindi na siya pwedeng alaskahin bilang bonjing na may luslos. Pagpasok ng third quarter, 2 buslo na naman versus weaker defender ang naipasok ng malatoring sentro. Iyon ang nagsilbing hudyat kay Coach Phil Jackson para hipan ang silbato. At bago pa magpatuloy sa pang-aabuso si Majin Buu, isinabong na ang manok na pula at nag-transform bilang Goku. At simula nang si Rodman na ang tumao kay O'Neal, pinagmukha na naman niya itong inutil. Nagpamala siya ng mga hustle plays para magpwersa ng turnovers at mga agaw. Standing his ground sa depensa, sasamahan pa ng pagsungkit ng rebounds. Handa niyang tanggapin ang bawat pangangaldag ni O'Neal. Sa pagtinding niya sa depensa, ang diskarte ng big man na baklas na diskaril. Simula nang si Rodman na ang kumaong, ang 27 points ni Shaq inamagnat na laon. Naahon ang Bulls mula sa 22-point lead na balon na ipwersa ang overtime at tuluyan silang bumangon. Sa 5-minute extension, ipinagpatuloy ni Rodman ang pambubuliglig sa depensa kay Shaquille. At sa mga dying minutes ng laban, may eksena pang extra hot sa gigil. Rebound, timeout, Chicago. Kinailangan pang i-take down ni Jordan at Pippen si Rodman para tigilan ang mind games at pang-aalaska sa napikon ng dambuhalang superstar. At sa mga huling segundo na napadpad ang kangkarot na forward sa free throw line na isa sa kanyang mga allergy, mabiru pang nag-angas na pinababa na ng court ang kanyang mga kakampi. At totoo nga naman, ang dalawa niyang free throw ang tumapos ng story, samantalang down the court si O'Neal ay nagmukhang kinawawang bonjing na baby. Ang larong iyon ang nagtatak sa certificate ni Rodman sa pagkakagraduate bilang one of the greatest defenders in league history. Ang bantayan ang mga kasintaas niya at kaposisyon ay isang ordinaryong bagay. Pero ang pahintuin ng isang dambuhalang tangke ay patunay na si Rodman isang defensive Einstein. Muling natikman ng Bulls ang tamis ng kanilang pang-apat na championship noong 1996 at naging bahagi ang two-time All-Star sa pagkalos ng Chicago Bulls sa kanilang pangalawang tripit. Naging parte si Dennis Rodman ng Big 3 ng Bulls noong 90s na hindi man nakilala sa kanyang scoring, singkulay ng kanyang mga buhok ang dinala niyang excitement sa mga hustle plays, depensa at rebounding. And once upon a time, ang nag-iisang The Worm na minsan pumigil sa isang Shaquille O'Neal. Ang di maikukumparang sigla at puso niya sa laban ay nagsilbing isang testamento. Na sa basketball,
hindi lang umiikot ang laro sa puntos. Pinatunayan niyang sa rebound, sipag at depensa, may panalo at kampyonatong bubuhos. Sana ay nagustuhan ninyong ating kwento. Baka pwede ka na ring mag-subscribe, libre naman to. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Box Score.